Kung gusto natin ang pagbabago, agarang pagbabago, totoong pagbabago, wala tayong pwedeng hingian yan, kundi ang Diyos. Now, hindi na po tanong at hindi na po masyadong usapin kung ang sitwasyon po ay imposible, mahirap, komplikado, magulo, at ang imbulpong mga tao ay napakarami. Ang importante ay naintindihan natin na walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Na siya po ang nagbabago ng panahon, araw, oras, sitwasyon, pangyayari, buhay ng sino man. At kung bakit ito po ay in-specify sa akin ng Holy Spirit ng malinaw at saka pong ginagawa sa inyong lahat ngayon. Kasi kadalasan, doon po tayo nakatingin sa imposibleng bagay. Doon po tayo nakatingin sa mahirap na bagay. Doon tayo nakatingin sa isang kasong komplikado, puno ng confusion, sa isang pangyaring disorder, in array, in chaos. Doon po tayo nakatingin sa bandage ng isang taong napakalalim. Yung nangyayaring wars and rumors of war at maraming statement ng napakaraming tao, hiri ng parod. At hindi man po natin alam o sinasadya, but we must believe that and with all humility accept this truth. Apektado tayo. Pero kung sa Diyos po tayo titingin, lahat po ng imposible ay magiging posible. Lahat po ng mahirap na bagay ay magiging madali. At lahat po ng problema ay susolusyonan ng Diyos.